favorite ko, do try to meet new people. Kasi diba kapag heartbroken ka, lagi mong pinupuntan yung mga taong alam yung love story ninyo, tas iyak ka ng iyak. So ang gawin mo, puntahan mo yung mga contacts mo, tas tingnan yung mga taong hindi mo masyado pang nakakausap, matagal mo nang hindi nakausap. Tas kamustahin mo sila, acquaint yourselves dun sa mga taong... Yung mga kaibigan ng ex mo naman. Hindi, kamag-anak dapat, para makarating. Hindi, dapat dun sa mga taong antagal mo nang hindi nakausap, tas yung kahit papano walang alam dun sa love story mo, at saka sana huwag mo nang ikwento sa kanya. Pero hindi rin talaga dapat ang kasama mo, yung mga tried and tested friends mo, yung mga alam kung paano, anong kailangan mo para makarecover and para makamove on. Kailangan mo. Yung old friends mo, yung oo, pero pag kailangan mo na mag-move on, para hindi ka kasi mag-stuck. Diba pag heartbroken tayo, paulit-ulit ang kwento natin. Same lang din naman. So para maiba-iba naman yung kwento. Dami kong narinig sa'yo. Oo, ba't hindi mo nalang try kausapin yung nagbebenta ng sorbetes? Baka may bagong input siya. Oo, baka may bago siya. Yung mga ibang tao na hindi mo naman talaga usual na nakakausap, baka may mapulot ka sa kanilang bagong kwento, Pero ganito talaga dapat. Whenever we feel sad, broken, heartbroken tayo lahat, you need a different perspective para mas mabigyan ka ng clarity sa next step na kailangan mo. Kuya Luis, gusto ko lang sabihin na ang libro ko po ay magkakaroon ng hardbound na. Wow! So sana po ay pakaabangan niyo yan. May sinulat pa si Mr. M, Uncontainable. Salamat, Mr. M. Okay, thank you very much. At the end of the day, ang gusto natin lahat is to mend our broken hearts and move on. Yan din ang mensahe ng kanta ni Aiza Siguera. She left. I just filled my suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease your pain. Oh, and I could answer prayer. I turned around. You really know where to start.